Project Dream. Digitize, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Hello, Papagayam! Welcome to DJ Encanto's channel. At kung bago ka pa lang sa channel kong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong video. Okay mga kaibigan, katulad po ng agreement natin kahapon, we are going to discuss with you now the second topic, the second application that we are going to use, and that is the Filmora. Okay? Filmora 9 or the higher or the latest version, meron na pong Filmora 10. First, kailangan nating i-open, i-launch muna natin ang Wondershare Filmora. Ayan. Okay, kapag okay na. Okay, pag okay na po, ito. Ito po yung itsura niya. Katulad din po sa ibang mga application. So, meron po tayong nakikita dyan. Nandyan po ang title bar, ang menu bar, ang file, ang edit, ang tools, view, export, and help. At makikita po nyo dito sa baba, dito sa workplace niya, meron tayong dalawang one dito. Yung isang one sa taas para sa mga videos and photos. Layer para sa photos and videos. Ito naman sa baba para sa mga audios. Di natin ilalagay yung mga sound effects, mga ano, music na gagamitin natin. Okay, katulad din po ng ibang application, i-import muna natin yung mga materials na gagamitin natin. Okay? So, lahat ng laman ng ating folder dito, ilagay na natin yan. Okay? So, ayan. So, i-presume na natin na na-edit na lahat. Then, maglalagay na lang tayo ng sound effects. Okay? So, kahapon, kailangan muna nating ilagay yung Project Dream. Pero bago yung Project Dream na yan, ay yung FX or sound effects muna tayo. Okay? Alright. Ayan. Sound effects muna tayo, and then asan na yung news bed kanina? Okay. Okay. Magandang araw sa mga ginigiliw nating mag-aaral ng kindergarten. Ako si Teacher Efren, ang inyong guro. Magandang araw sa mga ginigiliw nating mag-aaral ng kindergarten. Ako si Teacher Efren, ang inyong guro, at syempre, tayo ay maglalakbay na naman mag-aaral. Okay, so nawawala yung material natin. Na isa, asan na ba yun? Okay. Okay, nandito siya sa labas mismo ng ano natin. Lesson edited ito. Okay. Alright, so yan, ready na tayo. Pasok na natin yung lesson edited. Ayan. Okay. Ayan. Ready? Play. Magandang araw mga bata. Okay. Project Dream muna bago yung ano, yung program ID muna, Project Dream. Okay. Project Dream. Digitize, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Enhanced audio instructional materials. Project Dream. Yan. Yes. Project Dream. Realizes the impossible vision.
Project Dream. Traditional materials. Project Dream. Realizes the impossible vision of tomorrow. Ayun. So ito na po yung pinaka-program ID. Tomorrow. Magandang araw mga bata. Tomorrow. Okay, so mula dito, kailangan mag-change na po ng background. Okay? Okay, so yan. Happy background music and then... yan. Okay, so ito po. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream. Realizes the impossible vision of tomorrow. Iwasan natin yung masyadong maraming laser. O, tanggalin natin ito. Okay. So, tignan natin ulit yung Project Dream. Realizes the impossible vision. Ito. Okay. Yan. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Of tomorrow. Doon natin saktong ipasok yung lesson natin. Okay. Magandang araw. Okay, doon sa part na yan, dito, kailangan natin i-split natin yung audio, background music. I-split po natin ng konti, ng ganyan. Then, baba lang natin. Then, i-move natin ng konti ito. Tapos, dito po papasok ang tinatawag nating fade out. Okay. And then ito naman, fade in. Unti-unting lalakas. And then, ito na po. Alalay lang po sa ating background music. So, gawin natin, ibaba natin hanggang 15. Yan. Okay, sige. Take. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po sa ating mga magulang. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Teacher Efren, ang inyong guro sa araw na ito. Matututunan ninyo sa araling ito ang mga konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkasunod-sunod. Alright, so nakalagay sa ating script ayon sa pagkasunod-sunod, then fade under. Yan, sige. Dito, split natin, ilayo natin ng konti ito. Okay? Tapos, dito, balik tayo dito sa ating background music. Okay? Mapapansin po ninyo, ayan, na-split na naman natin ulit. And then, okay po. So, ulitin natin. So, dito sa part na ito, i-split natin. Okay? And then, kailangan kasi dyan, fade in and or fade under. Ayun. Okay. Sige. Ayan. And then. Okay. So, ilapit natin ulit ito. Or pwede rin po natin i-adjust natin yung volume and then. Maglagay tayo ng kahit 3 to 5 seconds lang. Dahil sa kasalukuyang 3 seconds and then dito po ulit 3 seconds, okay, dito. So may kailangan nating mag split na natin yung audio and then i-adjust po natin dito. Okay, same procedure. Fade out,
kasi unti-unting mawawala dapat dahil ito alalay naman. Okay, so 15. Alright, so yan. Dahil sa kasalukuyang pandemya na dinaranas natin ngayon, pansamantalang sa bahay muna tayo mag-aaral at ang inyong mga magulang ang gagabay sa inyo upang maunawaan ng maigi ang araling ibabahagi ko sa inyo sa radyo. Siguruhin ninyong nasa lugar kayo na komportable, maayos na naririnig ang ating broadcast at hawak ninyo ang inyong mga module. Kung sakaling kayo ay mahihirapang sagutin ang mga gawain sa module, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong kasama sa bahay na mas nakakatanda sa inyo. Ngayon ang ika-apat na linggo ng ating pag-aaral. Alam ko na kayo ay nagagalak sa araw ng ating talakayan sa radyo. Pause muna tayo and then ilayo natin ng konti then 1, 2, 3. Okay. So dito po, fade in na naman tayo. Okay. Ayan. Fade in, fade out po ang gawin natin dyan. Kasi babalik natin, may space po dyan. Lalakas dapat yung background natin dyan. Okay. Ayan. And then dito, hihina naman po ulit. Alright. So, ayan. Okay. Split. Baba natin. Hilain natin ng konti to. And then, yon fade in under. Okay. So, kaya mga bata, sabi nyo dyan. Right. So, ito naman, ibaba natin ulit. Ilagay natin sa 15. Alalay lang. Kaya mga bata, kayo ay patuloy na makinig sa akin ng buong puso upang kayo ay matuto. Handa na ba kayo ay matuto? Handa na ba kayo mga bata? O ay matuto? Pause. Kasi kailangan nating i-split ito. 3 to 5 seconds na naman po yan. So, 1, 2, 3. Okay? Kahit 3 na lang para hindi masyadong ano. Alright. So, tag 3. And then, okay. Tapos ito, katulad po kanina. Yan. So, ganito lang kasimple ang gawin natin, no? Okay, fade in, fade out lang po tayo dito. Wala naman tayong masyadong ilalagay o gagawin dyan, kundi maglagay lang ng sound effects din kung kinakailangan. Alright, so dito po tayo. Okay. Yan, then ito, i-adjust natin sa yung volume. Okay, and then ito na po. Okay. Handa na ba kayo mga bata? Alam kong handang-handa na kayo sa tulong o gabay ng inyong mga magulang. Sa puntong ito ay nais kong kuhanin na ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan 1. Buksan ito sa ika-apat na pahina. Ano ang nakikita nyo? Kung ang nakikita nyo ay limang larawan sa kaliwa at mga salita sa kanan, tama. Then, dun sa tama, lagyan natin ng cling sound effects. Yun. Tama. Okay? Okay? Tama. Alright. Sa pagsasanay na ito, pagtatambalin ang mga larawan gamit ang linya sa angkop na edad ng bata. Inuulit ko, sa pagsasanay na ito, pagtambalin ang mga larawan gamit ang linya sa angkop na edad ng bata. Inuulit ko, sa pagsasanay na ito, pagtambalin ang ng bata. Okay, so parang kahit dalawang beses lang dapat maulit yan. Okay, ulitin natin. Tama! Sa pagsasanay na ito, pagtatambalin ang mga larawan gamit ang linya sa angkop na edad ng bata. Inuulit ko, sa pagsasanay na ito, pagtambalin ang mga larawan gamit ang linya sa angkop na edad ng bata. Ayun. Pagkatapos niyang maulit, to dito na tayo. Inuulit ko, dito rin po, sa pagsasanay na ito, pagtambalin ang mga larawan gamit ang linya sa angkop na edad ng bata. Okay, dahil for the third time na inulit po dyan, dalawang beses lang and then talisin na po natin yung part na ito. Okay? Ayan. So,
Ito, tanggalin ko na. Yan, dugtong na natin. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Maari na kayong magsimula. Okay, so maari na kayong magsimula. Magsimula. Okay, so dito po sa part na ito, pwede nating i-fade out yung music. And then, ulitin natin ulit mula sa simula. Pero this time, as background music na po. Okay, maaari na kayong magsimula. Okay. Simula. Okay, ayan o. So, ito, i-split na natin ito. And then, ilayo na natin. Dahil we need to give them the chance or 5 minutes to work for the activity. So, ito po. So, matatansya na po ninyo dyan kung ilang minuto. Okay? So, halimbawa, tapos na ang 5 minuto. O, yun. Pagtapos na ang 5 minuto, ilagay lang natin ang cursor dito. Then, putulin na po natin yan. So, i-presume po natin na tapos na po yung 5 minuto. Okay? Ngayon, ay tapos na rin po ang ating aralin. Okay. Ayan o. Ayan o. Diba, napakadali ng ating aralin ngayong araw. Yung ayan o, tanggalin natin. Ayan o. Okay, so split natin ulit yan, then remove this part. I-drag lang po natin ng konti dyan sa taas, then tanggalin na po natin. And then, ito na, tapos na po ang klase. Ayan o. Diba, napakadali ng ating aralin ngayong araw, mga bata? Isang leksyon na naman ang ating natapos. Salamat sa aking mag-aaral sa inyo. Salamat sa aking mga magpos. So part na yan, tanggalin natin. Okay? So katulad din sa Gold Wave, pwede tayong mag-remove doon, mag-cut. Ang pagkakaiba lang dito, yung Gold Wave, pag-enhance natin yan. Okay, pero dito, pag-cut lang tayo. At salamat sa aking mag-aaral sa inyo. Okay, so tanggalin natin yung salamat na yan kasi naulit ng 2 beses. Sige. Salamat sa aking mga mag-aaral, sa pag-antabay at pakikinig sa radyo. Maraming salamat din po sa mga magulang na nagbigay ng oras na sabayan ang kanilang mga anak sa pag-aaral sa radyo. Mga bata, upang mas maunawaan nyo pa ang mga aralin ungkol sa pagbabago ng isang bata, maaari ninyong balikan at sagutang muli ang mga nakalakip na gawain o pagsasanay sa inyong module tungkol sa ating aralin ngayong araw upang mahasa pa ang inyong galing at kaalaman sa pagpapatuloy at pagbabago ng isang bata. Alright, and then, eto na naman, katulad ng dati. Fade in, fade out po tayo. So, split natin. And then, task lang natin ng konti. Hilain ng konti. And then, fade out. Ito, fade in. Right? And then, ibalik natin sa... Okay, pag naibalik na po natin. Alright. Huwag masyadong malakas. Okay, and then ito, count off for 3 seconds na naman tayo ulit. 1, 2, 3, pause, and then cut natin, right? Katulad ng dati, split, and then fade in, fade out, and then yung audio natin. Okay, then ibaba natin ulit yung volume ng hanggang 15 lamang. Alright, okay. So, nakikita po ninyo yung adjustment ng ano natin sa baba, no? So, 15. Sakto 15. Ito po sa cursor, oh. Kita nyo naman po dyan. Alright. So, yan na po. Ang susunod nating aralin ay tungkol sa paghahambing sa karanasan at kwento sa buhay. Hanggang sa muli, ako si Teacher Efren. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang ang buhay ay bumuti. Paalam! Okay, dun sa word na paalam, i-cut na po natin yung background music natin dyan. And then, i-fade out na natin. Then, ipasok po natin yung... ulitin po, pwede po natin ulitin yung, ano, yung station or program ID natin kanina. Okay, so ito po, ikakopy ko lang po siya sa last part. Okay, so paalam. Pagkasabi ng teacher ng paalam, pwede po nating ulitin na ilagay dito yung program ID. Ayan, okay. So, ayan, asan na? Ito.
Paalam! Test natin. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Alright, so hanggang dyan lang po yung part na yan. Pag na-i-edit na po natin lahat, na-finalize na po natin lahat, napagpatong na, okay na, wala na tayong problema. Okay, we need to finalize it. So, from the beginning, ulitin po natin. Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Magandang araw mga bata. Magandang araw din po sa ating mga magulang. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Teacher Efren, ang inyong guro sa araw na ito. Matututunan ninyo sa araling ito ang mga konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkasunod-sunod. Dahil sa kasalukuyang pandemya na dinaranas natin ngayon, pansamantalang sa bahay muna tayo mag-aaral at ang inyong mga magulang ang gagabay sa inyo upang maunawaan ng maigi ang araling ibabahagi ko sa inyo sa radyo. Siguruhin ninyong nasa lugar kayo na komportable, maayos na naririnig ang ating broadcast at hawak ninyo ang inyong mga module. Kung sakaling kayo ay mahihirapang sagutin ang mga gawain sa module, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong kasama sa bahay na mas nakakatanda sa inyo. Ngayon ang ika-apat na linggo ng ating pag-aaral. Alam ko na kayo ay nagagalak sa araw ng ating talakayan sa radyo. Kaya mga bata, kayo ay patuloy na makinig sa akin ng buong puso upang kayo ay matuto. Handa na ba kayo mga bata? Alam kong handang-handa na kayo sa tulong o gabay ng inyong mga magulang sa puntong ito ay nais kong kuhanin na ninyo ang inyong module sa Araling Panlipunan 1. Buksan ito sa ika-apat na pahina. Ano ang nakikita nyo? Kung ang nakikita nyo ay limang larawan sa kaliwa at mga salita sa kanan, tama! Sa pagsasanay na ito, pagtatambalin ang mga larawan gamit ang linya sa angkop na edad ng bata. Inuulit ko, sa pagsasanay na ito, pagtambalin ang mga larawan gamit ang linya sa angkop na edad ng bata. Gawin ito sa loob ng 5 minuto. Maari na kayong magsimula! Ayan oh, diba napakadali ng ating aralin ngayong araw mga bata? Doon po sa part na ito, yung dito po, oh. 5 minuto. Maari na kayong magsimula. 5 minutes po yan and then after ng 5 minutes na yan, yan dito, supposed to be mag-check pa, magpa-process at mag-check po tayo dyan, yung teacher. Pero for demonstration purposes, halimbawa natapos na po yung buong lesson, episode na yan. So, ito, magpapaalam na si teacher. Okay? Ayan, oh. Diba, napakadali ng ating aralin ngayong araw, mga bata? Isang leksyon na naman ang ating natapos. Salamat sa aking mga mag-aaral, sa pag-antabay at pakikinig sa radyo. Maraming salamat din po sa mga magulang na nagbigay ng oras na sabayan ang kanilang mga anak sa pag-aaral sa radyo. Mga bata, upang mas maunawaan nyo pa ang mga aralin ukol sa pagbabago ng isang bata, maaari ninyong balikan at sagutang muli ang mga nakalakip na gawain o pagsasanay sa inyong module tungkol sa ating aralin ngayong araw upang mahasa pa ang inyong galing at kaalaman sa pagpapatuloy at pagbabago ng isang bata. Ang susunod nating aralin ay tungkol sa paghahambing sa karanasan at kwento sa buhay. Hanggang sa muli, ako si Teacher Efren. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti upang ang buhay ay bumuti. Paalam! Project Dream. Digitized, recorded, and enhanced audio instructional materials. Project Dream realizes the impossible vision of tomorrow. Alright, so diyan na po tatapos at syempre pagtapos na tayo na i-finalize na natin, export na po natin by clicking the export here.
or pwede rin po dito yung export dito. Okay? So, click lang po natin yung export, and since our output or our output is Ojo, so we need to convert this into MP3 format. So, local, nakikita po nyo dyan, then click po natin MP3 kasi naka MP4 kanina. MP3 kasi MP4 video po yan. So, MP3, my Ojo, i-rename na po natin. Kung ano halimbawa, lesson, sabihin natin, quarter 1, okay, abbreviation na lang po, quarter 1, lesson 1, comma, lesson 1, and then, comma, week 1, or quarter 1, okay, quarter 1, week 1, lesson 1. Okay po? Kasi maraming lesson sa week 1, lesson 2, lesson 3. Right? Pag natapos na po natin i-ready na po, kailangan i-check din po natin kung saan siya papasok. So, isi-save natin. So, ito, ginawa ko na sa desktop, Wondershare Filmora. Meron akong folder kung saan lahat ng ginagawa ko dito, doon papasok yan. Then, export na po natin. So, hintayin po natin ito na maging 100%. Pag nag 100%, ibig sabihin, tapos na, pwede na po nating i-play. Okay? Ayun, tapos na. And then close. I-exit na po natin ito. And then, i-save po natin yung ginawa natin. So that later on, pag may mga revisions tayong gagawin, ay hindi tayo mahirapan na mag-import ulit. Okay? So, lagay natin. Quarter 1. Week 1. Lesson 1. O, diba? Parang ganyan lang po kadali. And then, kung ano yung pinaka ano natin ng lesson na yan, ilagay din po natin. Yan. Okay? Yung buong competency kung kinakailangan. Pero hindi po kasi sa pag-save ng file, hindi na po yata kaya yun dun sa maraming or masyadong mahaba. So, halimbawa, yan po. So, exit na po natin ito. Okay? Pag in-exit na po natin yan, ayun. Pwede na po nating pakinggan. Hanapin natin dito sa Filmora, Wondershare Filmora output. Yung file name kanina ay quarter 1 Q. Ito siya, oh. Alright, i-play po natin. Alright, dapat mag-play ito. Okay. Project Green. Digitize, recorded, and enhance audio instructional materials. Project Green realizes the impossible vision of tomorrow. Okay, so yan na po yung output natin. Okay, pakinggan po natin ito sa ating drive. Yan. So, additional lang po dito, no? Kung napansin po ninyo kanina, drag and drug. Import and drag lang po ang ginagawa natin sa mga files natin. Okay? So, ganun lang po kasimple. Uulitin ko po, just a review, sa mga program ID, infomercials, maglagay din po tayo. Depende sa script po yan, kung nasaan part ang infomercial. Yun yung mga kailangan nating gamitan, pwede tayong gumamit ng mga sound effects na magbibigay o magdadagdag doon sa impact ng ating program ID or infomercials. Pero doon sa lesson proper, minimize lang or minimal lang po ang ating gagamitin na effects. Simple noise reduction lang po tayo dyan, and cut, yan, cut, delete, and cut lang po ang ginagawa natin kasi nga lesson proper po yan. Okay? Unless, in some cases na kung saan mathematics or Filipino and English, magbabasa tayo ng mga kwento, and then kailangan natin yung kwento ay para mas maging makulay, ma-visualize ng mga bata, especially audio po ito, lagyan natin ng sound effects, depende sa kung saan ang location or setting ng kwento natin. Right? So, halimbawa, sabihin niya na pumunta sila sa tabing ilog. O, mamaya, maglagay ka, pwede rin maglagay ka doon ng sound effects ng umaagos na tubig sa ilog. Maganyan. So, in some cases lang natin pwedeng gamitan yan. Okay? Sabihin, pumasok sila sa isang kuweba. Tapos sinabi ni Juan, wow! Ang ganda naman dito. So, yung mga line na yan, yun yung mga line na kailangan natin lagyan ng echo na parang nasa loob nga ng kuweba.
Ulitin ko po, in some cases lang po. Pero sa program ID and saka sa infomercial, okay lang po yan. Sa lesson proper, case-to-case basis po. Okay? So that's all. Thank you very much and I hope na ready na po ang ating mga script. Ready na rin po tayong mag-record. And then mamaya po ang magiging agreement natin ay record po ang inyong recorded or ginawang script na mula sa fourth quarter na MELC at yan ang i-edit ninyo mamayang gabi for tomorrow's presentation. Alright? So, that's all. And congratulations sa ating lahat. Thank you for watching Papagayam. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, huwag kalimutang i-share at abangan ang ating susunod na video.